Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel, and for today's video, share ko lang po sa inyo yung nabili ko sa online na rubber wheel eraser o itong decal and sticker remover. Kasi po yung unang video ko for this year ay nagtanggal po ako ng protective film dito sa bed ng Navara. Yung kabilang side po yung tinanggal ko, so ang ginamit ko lang po doon ay hot air gun. Kasi ang iniisip ko noon, pagka ininit po yung protective film, siyempre lalambot yung adhesive niyan, tapos madali ko na siyang batakin o i-fill. Kaya lang nga, hindi ganun ang nangyari. Dahil super dikit pala ng mga ganyang klaseng protective film. So ang nangyari noon ay ininit ko na lang siya, tapos in-scrape ko ng mga plastic spatula. Ginamitan ko lang ng aking daliri at saka nitong palad para i-rub hanggang sa matanggal yung sticker. Okay din naman yung naging result ng aking pagtatanggal dahil hindi naman nasira yung pintura, hindi naman nagasgas at malinis naman yung pagkakatanggal ng protective film. Kaya lang nga at the end of the day, ang nag-suffer ay yung aking mga daliri. Kasi halos lahat yan ay namaltos, kakarab. Kaya nga dun sa last portion ng video na yon, nabanggit ko na gagawin ko to ng part 2. So, bibili lang ako nitong rubber wheel eraser na to. And then, check natin, tignan natin kung talagang effective siya sa pagtatanggal ng mga protective film. Alam ko, pwede nyo rin gamitin ito sa mga sticker dito na kalibre. Alam ko, may mga iba sa inyo gusto rin tanggalin yan dito sa portion na to, meron din tayo ritong sticker. So I guess pwede nyo rin itong gamitin. Siya nga pala, itong item na ito, usually kinakabit lang yan sa mga electric drill. Kaya lang hindi available yung drill ko ngayon. So ito na lang portable o yung battery operated ang gagamitin ko. Hindi ko alam kung magiging effective ito since yung ikot na ito hindi kasing bilis ng electric at saka yung lakas niya o yung torque niya hindi kasing lakas nung sa electric. So ngayon, simulan na natin, tignan na natin kung effective ba talaga itong mga rubber wheel eraser sa pagtanggal ng mga protective film sa ating mga sasakyan. Nauupod lang siya. Parang walang effect. Try ko lang lagyan ng compound. Pero siya natanggal. Ayoko namang tagalan yung application kasi nagiinit yung itong bakal. Iniiwasan ko kasi na masunog yung pintura sa loob. Kaya medyo alalay din yung aking pressure sa pag-DN at ganun din yung tagal ng pag-apply ko. So parang sa tingin ko, hindi gagana yung sticker remover na yon. So para matanggal ito, babalik ako dun sa dating procedure na ginawa ko, which is, iinitin ko ng heat gun and then i-scrape ko na lang nito.
And then instead na irarab ko ng daliri ko, subukan kong pang-rub yung rubber eraser. Nilagyan ko ng polishing compound para hindi magasgas yung pintura. Tinray ko ulit itong rubber eraser para kahit na at least yung adhesive na lang ang tanggalin niya, hindi pa rin kayang alisin. Ayan o, andun pa rin eh. So mas effective pa rin talaga yung unang sistema na ginawa ko. Lagyan ko ulit ng polishing compound or rubbing compound. And then gamitan ko ulit ng plastic scraper. Uunti-untiin ko lang i-rub hanggang sa matanggal yung mga adhesive. Scrape ko lang siya hanggang matanggal yung mga adhesive niya. Ito, oh. Tapos yung natitira talaga, no choice ako, i-rub ko ng daliri. Sa ganitong paraan, yung mga maninipis na natirang adhesive, matatanggal siya ng maayos na hindi gagasgas dun sa pintura. Ayan o. Unti-unti siyang narorub. So ito, malinis na siya. Tanggal ko na lahat ng plastic protective film. Lagyan ko ng polishing compound para habang ini-scrape ko at nirarab ko yung adhesive ay hindi gumasgas dun sa pintura. Ganun din, yung mga matatanggal na adhesive dahil dun sa polishing compound ay hindi na siya uli didikit dun sa pintura once na nabakbak siya. So ito, makinis na siya, natitira na lang manipis na adhesive, kaya yan yung namumuti. Para matanggal naman yan, daliri na ang pangtanggal. Nababakbak yung mga adhesive niya.
Ngayon, subukan ko uli muna itong ano, rubber eraser. Check ko, baka sakaling ngayon umubra na ito. So, sana nakikita nyo na natatanggal niya yung maninipis na adhesive. Basta manipis na lang yung adhesive, kaya nang alisin itong ano, rubber wheel eraser. Tanggal ko na siya. So ipapolishing ko lang yan or irarabbing ko at saka ipapolishing ko para mag pantay yung kulay niya. At saka again, may konti pang naiwan ng mga adhesive. So ipolishing at irabbing ko lang yan para maging perfect yung kanyang appearance. Tapos ko nang tanggalin yung protective film. Kaya lang nga, nung unang ginamit ko itong rubber wheel eraser, hindi niya kinayang alisin. So, ang iniisip ko doon, pwedeng dahil sa ang ginamit ko rito ay itong battery operated drill. Iba kasi ang speed nito, medyo mabagal siya. Hindi katulad kung ang gagamitin nyo ay yung electric drill, mabilis yung RPM noon at saka malakas ang puwersa. Ito kasi, kaya kong pigilin yung ikot nito. So ang ginawa ko na lang, inulit ko yung paraan na ginawa ko dun sa kabila nung nagtanggal ako dun ng plastic protective film. Ganun din, nung matanggal ko na yung makapal na adhesive, may natira pa rin naman na konti yung parang namumuti. Ang talagang gagawin ko na lang doon ay irarab ko ng daliri. Kaya lang, naisip ko rin, since manipis na yon, baka sakaling umubra na itong rubber wheel eraser. At fortunately, gumana nga siya. At mabilis ko namang natanggal yung mga maninipis na natirang adhesive. So para sa akin, kung interesado ko yung gumamit nito, sa tingin ko, sa mga ordinary sticker, pwede naman siyang gamitin. Makakatanggal siya. Kaya lang nga sa mga makakapit na mga protective film, katulad ng inalis ko rito, medyo iisip kayo o gagamit din kayo ng ibang mga paraan. So again, sana may natutunan kayo dito sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video. So mga kaibigan, maraming salamat. Until next time, God bless. Yeah.